Hello po, Sir Carl. Magandang araw sa iyo, pati na rin sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Ako uli ito, si Bert ng Agusan del Sur. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento ko tungkol sa pamilyang aswang sa lugar namin sa Agusan. Lumipas lang ang isang taon ng aking pagtatrabaho sa ibang lugar, ay nagdesisyon akong dito na lang uli manatili sa lugar namin. Marami din naman akong pwedeng mapagkakitaan. Idagdag pa na lumalakas na rin ang tindahan nila mama at ako lang ang maaaring makatulong dahil nag-aaral ang kapatid ko. Noong makabalik nga ako ay nabalitaan kong sunod-sunod na naman ang mga pang-aaswang. Pero hindi gaya dati, hindi na si Aling Nina ang pinagbibintangan. Hindi ko rin alam kung natatakot ba ang mga tao na magsalita at ibintang iyon sa kanya. O talagang wala ding mahanap na prueba para siya ang ituro. Pero kami ng pamilya ko at pamilya nila Dondon ay nakakasigurong si Aling Nina pa rin iyon. Kasi hindi naman yata titigil sa pang-aaswang ang isang aswang habang nabubuhay at naroon pa rin naman sila sa lugar namin. Iyon nga lang, hindi na sila masyadong naglalalabas o nakikihalubilo sa mga tao. Ayaw na lang din siguro ng gulo at makarinig pa ng kung ano-anong mga paratang. Meron po akong naging tropa, Sir Carl, na taga roon lang din sa street namin. Gaya ng nabanggit ko na dati, na sa unahan ng bahay namin ay merong malaking puno ng mangga. Tapos sa unahan ay bahay ng pinsan kong si Juni, yung nakasaksi sa pagsaklot ng aswang kay Mang Entoy. Tapos sa unahan pa nila ay iyong pagilingan ng mais. Naroon naman ang bahay noong naging kaibigan ko na si Brian. Sa madaling sabi, magkasunod lang ang bahay nila at bahay nila Aling Nina. Pero hindi naman dikit na dikit kasi malayo naman ang pagitan ng bahay doon sa amin. Bali ang kwentong ito, Sir Carl, ay ibinahagi lang din sa akin ni Brian. Sa panahong iyon ay may kasintahan si Brian na itago na lang natin sa pangalang Carmela. Isang araw, tumawag daw si Carmela sa kanya dahil meron silang problema. Kaya naman, agad nagtungo sa kabilang bayan si Brian para alamin kung ano. Ayaw kasing magsalita ng kasintahan at panay lang ang iyak sa cellphone. Pagkarating niya sa lugar nila Carmela, ay nalaman niyang buntis pala ito. Humarap naman daw siya ng maayos sa pamilya at sinabing papanagutan ang kasintahan. Humingi lang muna siya ng ilang buwan para maghanda. Tamang-tama kasi naabala din sila ng panahong iyon dahil panahon ng anihan. Dahil sa kilala naman ng mga magulang ni Carmela si Brian na isang mabuting tao at masipag, kaya naintindihan nila ito at pinagbigyan ang kahilingan. Habang nagbubuntis si Carmela, ay doon muna siya nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang. Hanggang sa sumapit ang ika-apat na buwan ng kanyang pagbubuntis. Sa panahong iyon ay tapos na ang anihan, kaya sinundo ito ni Brian para dalhin sa bahay nila sa lugar namin. Noong dumating sila sa bahay nila Brian, ay wala ang kanyang ina dahil nagtungo sa bayan para mamili ng paninda. Sila Brian po pala, Sir Carl, ay meron ding tindahan. E dahil sa wala nga ang mama ni Brian, kaya siya na lang muna ang tumao sa tindahan. Pinalitan niya muna doon ang kanyang amang si Mang Badong dahil may gagawin daw ito sa kusina. Nagpaalam din si Carmela na kung pwede ay makikihiga muna siya dahil napagod yata siya
at natagtag sa biyahe. Kaya naman, pinapasok na lang muna siya ni Brian sa kwarto para makapagpahinga. Tapos bumalik na si Brian sa tindahan at nagbantay. Napansin niya daw na panay ang balik ni Aling Nina sa tindahan nila. Tapos bibili lang ng chichiryang mamiso at isang piraso lang din ang bibilhin. Halos kada isang oras ay bibili iyon ng chichirya. Habang bumibili ay panay naman ang pagsilip patungo sa bahay nila Brian na naroon lang din sa likuran ng tindahan. Noong una ay normal lang na pagtataka. Pero dahil sa nakakailang ulit na nga daw hanggang sa hapon ay talagang pinag-isipan niya na iyon ng masama. Noong lumapit nga doon ang kanyang amang si Mang Badong ay binanggit niya rin iyon. Sabi naman ni Mang Badong na baka trip lang talaga na maglakad pabalik-balik. Noong bandang hapon na daw at mag-aalas 5 na ay hindi na siya nakatiis. Tinanong niya na ito. Aling Nina, bakit pabalik-balik kayo ng bili? Bakit hindi nyo nalang isahin para isahang bili na lang at hindi na kayo mapagod sa paglalakad? Pero hindi daw iyon sumagot. Patuloy pa rin sa pagsilip sa bahay nila sa likuran. Kaya muli iyong tinanong ni Brian kung ano ang sinisilip sa kanilang bahay. Noong una ay sinabi noong wala naman daw. Tapos kalaunan ay nagtanong iyon kung kaano-ano daw ni Brian ang magandang babaeng buntis sa loob ng bahay. Nagulat si Brian dahil papaano nalaman ni Aling Nina na may babae sa loob at buntis ito. Eh halos magtatanghali lang sila dumating at pagkarating ay diretso na rin natulog si Carmela sa loob ng kwarto ni Brian. Iyon din ang unang pagkakataon na nakapunta sa lugar namin si Carmela. Sinagot naman daw iyon agad ni Brian at sinabing asawa niya ang babaeng nasa loob. Tatango-tango lang daw si Aling Nina at tatawa-tawa na naglalakad papabalik sa kanilang bahay na animoy bigla itong naging masaya. Napatanong naman daw si Mang Badong kung paano nalaman ni Aling Nina na meron silang bisitang babaeng buntis. E sa 4 na buwang tiyan ni Carmela ay hindi pa naman gaanong halata. Pwera na lang siguro kung malapitan talaga at makikita mo siyang naka-side view. Kahit papaano ay mahalata ng may kaunting tiyan. At mula noong dumating si Carmela ay hindi naman daw iyon lumabas. At hanggang sa oras na iyon nga ay tulog pa rin. Bandang 7:00 ng gabi ay nagsara na sila ng tindahan. Tamang-tama lang din na dumating na si Aling Lita. Siya iyong mama ni Brian. Kaya pinuntahan na ni Brian ang kasintahan upang gisingin. Uy, Han, tama na yung tulog mo. Meron pang isang buong gabi oh para matulog. Bumangon ka na muna. Nandito na si mama. Bumangon na rin naman daw si Carmela at nagmano sa mama ni Brian. Matapos makapagmano ay tinanong daw iyon ni Brian kung lumabas pa ba ito ng kwarto mula noong pumasok. Sabi naman daw ni Carmela na hindi na. Nagtuloy-tuloy na raw kasi ang tulog niya pagkakahiga. Siguro daw ay napagod siya sa matagtag na biyahe. Tapos nagtanong si Carmela kung bakit daw. Sabi naman ni Brian na wala lang. Pero nagkatinginan na noon sina Mang Badong at Brian dahil pareho nilang naiisip si Aling Nina. Matapos mag-ayos ng mga pinamili ay naghapunan na rin silang lahat. Habang naghuhugas ng mga pinggan si Aling Lita ay napansin niyang parang may imahe ng tao na nakatayo sa labas ng kusina. Kaya tinawag niya ang asawang si Mang Badong para patignan ang likuran ng bahay sa bandang kusina. Noong magpunta si Mang Badong sa likuran, dala ang flashlight
ay wala naman siyang nakitang tao o kahit ano doon, kaya muli na siyang pumasok ng bahay. Matapos makapaghugas ni Aling Lita, ay magkakasama na silang buong pamilya sa sala habang nagkikwentuhan, nang bigla na lang tumayo si Mang Badong at tumakbo sa kusina, sabay kuha ng itak at labas ng bahay. Sinundan din naman daw agad iyon ni Brian. Ang sabi ni Mang Badong na malinaw niya daw talagang nakita ang dalawang nagbabagang mata na sumisilip-silip sa bintana ng kanilang kusina, kaya agad siyang lumabas. Pagkarating nila sa labas ay naabutan nila ang isang maitim na nilalang na pagapang na tumatakbo papalayo patungo sa direksyon ng kakahuyan sa likod. Sabi daw ni Mang Badong na sigurado siyang aswang iyon, kaya agad na rin silang nagsipasok at nagtrangkang mabuti ng mga pintuan at mga bintana. Pagkapasok nga nila ay nagdesisyon na rin magsitulog para makapagpahinga ng maaga. Halos kakahiga pa lang daw nila noong marinig ang paikot-ikot na tunog ng aswang. Napasiksik na lang daw sa kanya si Carmela dahil natatakot iyon sa tunog ng aswang, hanggang sa makalipas pa ang halos isang oras na wala ang tunog ng aswang. Napalitan naman iyon ng tunog ng galit na aso sa kanilang pintuan na panay ang kalmot na tila gusto iyong sirain. Doon na rin biglang sumakit ang tiyan ni Carmela. Napapasigaw na raw iyon sa sobrang sakit. Agad nagsilabas sa kanilang silid sina Aling Lita at Mang Badong. Kinuha ni Mang Badong ang itak at nilabas ang aso. Inundayan niya iyon ng pagsaksak. Pero imbis na matakot ang nilalang, ay sumalubong pa iyon ng pagtalon papasugod kay Mang Badong. Tinamaan daw iyon ng pagsaksak, pero hindi iyon ininda at itinuloy pa rin ang pagsalakay. Nakalmot naman noon si Mang Badong sa braso at nagkasugat siya ng malalim sa kaliwa. Noong muli iyong tumalon papunta kay Mang Badong, ay agad na iyong nasaksak ni Brian sa tagiliran. Nahuli kasi siya ng labas dahil inaasikaso niya pa noon si Carmela na sumisigaw sa sakit ng tiyan. Pagkasaksak nga doon ni Brian ay tumumba ang malaking asong iyon at halatang nasaktan. Noong muling iniangat ni Brian ang itak, ay mabilis nang tumakbo ang aso papalayo. Dahil sa nakasikat na noon ang buwan, kaya sinundan pa iyon nila Brian at Mang Badong kung saan ang tungo. Nakita nilang papunta sa bahay nila Aling Nina, kaya nagpatuloy sila sa pagsunod. Hanggang sa pumasok na nga ang aso sa bahay nila Aling Nina. Nag-abang pa daw ng ilang minuto sila Brian sa labas ng bahay kung muli bang lalabas ang aso, pero hindi na talaga. Kaya sumigaw na lang sa labas si Mang Badong. Hoy! Nina! Ang lakas talaga ng loob mong aswang ka, ha? Sa dami ng pwede mong aswangin, kami pa talaga? Eh magkapit bahay lang tayo! Lumabas ka dyan nang magkamatayan tayo dito! Wala ka ng respeto! Kahit maganda ang pakikitungo namin sa'yo! Ilang saglit pa daw na natili ang mag-ama sa labas ng bahay nila Aling Nina habang hinihintay na may lumabas. Nakita nilang bumukas ang pintuan at lumabas doon ang asawa ni Aling Nina. Nakipag-usap iyon sa kanila nang may hinahon at nang hingi ng pasensya sa nagawa ng kanyang asawa. Nangako daw iyon na hindi na raw sila muli pang gagambalain ni Aling Nina. Pero sinabi ni Mang Badong na sa barangay na lang sila magkita sa kinabukasan dahil maghahain siya ng reklamo at petisyon para mapaalis si Aling Nina sa lugar. Hanggang dito muna uli, Sir Carla. Sa susunod na ulit, mag-iingat po kayo palagi
at hanggang sa muli.